Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Eh ano? Natapos na po tayo ng update dito sa NX Connector, Section 2 Ramon Magsaysay Boulevard, West at East. Magtungo naman po tayo sa Section 2A ng Skyway Stage 3. Titingnan natin kung ano yung latest na progress ngayon doon. So tara, let's go! Abaan na po ito na Old Santa Mesa Street. Sa kanan po tayo dito sa May Teresa Street. Ito yung covered court dito, no? Dito ako naligaw nung nakaraan. Doon ako sa kabila pumasok. Tapos yung napagtanungan ko, sabi Teresa Street daw yun. Pero mali pala. So, nagkaroon ng demolition po dito kahapon, ano? Silipin natin. Madam, saan po dito yung B. Francisco? Ah, din nyo po alam yan. Ah, sige po. Ah, okay, okay. Idol, saan dito yung B. Francisco? Ah, din nyo po alam. Thank you po. So, nandito tayo mga kasikap sa May Teresa Street at ayan yung Polytechnic University, no? PUP. So, ito yung mga heavy equipment na ginamit nila nung demolition kahapon. At ito na yung right of way ng NX Connector patungo dun sa Ramon Magsaysay Boulevard. So, na-demolish na rin dun, no? Yung pinakadulong pier na ginagawa dun pa lang sa May Santa Mesa Station. So, baka dito yung B. Francisco. Ipapakita po akong video, mga kasikap. Ito po yung actual na demolition sinagawa kahapon. So, ito po yung video. Hindi sa pagtok eh. Okay. Thank you.
Dito pa rin po to sa may harapan ng Polytechnic University. At ito yung lagay ngayon dito. So dito ata nagkaroon ng demolition yan. Ayan, maluwag na patungo doon, no? At ayan naman yung Santa Mesa Station ng PNR, Teresa Street. Ito yung paligid niya dito, no? Ito yung mga nagtutrolley patungo yan dun sa may Pandakan. So may paparating ata na tren kaya tinanggal. Ito yung mga synthetic rail sleeper na naka-standby dito para sa ano, NCR. So diretso tayo dun sa may tunnel. Yeah, papita ko po muna yung Polytechnic University of the Philippines, PUP. So, ganito lang dito sa harap pero napakaluwag pala dun yan sa loob. At shout out sa mga kasikap natin na sumusuporta kay Kasikap Channel na nagadito sa PUP Santa Mesa. Andiyan pa yung mga dump truck naghahakot ng mga pinag-iba ng mga establishment yan, ng mga kabahayan. So din nga, ayan yung port na sinasabi na ng isa nating ano, supporter, si Ma'am, ko na po yung mention para sa kanyang seguridad na ayun po yung mayroon pang over, ay mayroon pang court doon. Ayun, diyan nga yung B. Francisco Street. At nandito na po tayo sa may Maui Oasis. So ito yung Maui Oasis, ano? Ayaman natin kababayan na nakatira dyan. So punan ko po muna yung side view dito sa may Section 2A na. Itong mga equipment na nandito ngayon, equipment po ito ng Maynilad. So nagkakaroon sila ng pipe laying sa part na to. Inunahan na po nila yung ano, yung NCR magkaroon ng construction para bago mag-umpisa yung NCR, tapos na sila, di na sila magsabay-sabay sa part na to, no. So ayan yung Skyway Section 2A, yung mga column niya kabilaan, meron ng mga forma. So, pantay na yung pangalawang deck. At dito naman sa gitna, ayan, meron ng platform sa taas. Pero, ayan, nagre-rebar na pala sila sa taas. So, against the light po kasi tayo, masakit sa mata. So, nagre-rebar na pala sila dyan sa taas, ayun, sa pangalawang deck. At dito naman sa harap, ito yung bungad. So, hindi pa nagagawa ng platform. At baba na tayo dito sa may tunnel. Ito yung ano ng Maynilad, tarpaulin nila yun, oh. Yung completion date ng ginagawa ng Maynila dito, yung pipe laying, ay ito, May 31, 2024. Nag-umpisa po yan noong ano, July 25, 2023. At yung ano nga dito, earth bowling, wala pa, no? Di pa nalilipat yung mga puno na yan sa NSCR. Ayan, yung tarpaulin nila sa loob, pinatungan. Yung earth bowling na gagawin dito. Sa baba na po tayo. Ito yung tunnel dito sa Maui Oasis. So, ano kaya yung gagawin nila dito? Tatakpan ba to? Tatambakan or mananatiling ganito na lang? Ito tayo sa kaba ng Paco Santa Mesa Road at ito yung Skyway Section 2A, no? Skyway Stage 3. Ito yung malaking ano dito, bilog. Markings para sa magiging pier ng NLEX connector. So hinahanap ko yung kapartner nito kasi hindi naman pa pwedeng isang pier lang dito, no? Tapos ayan yung kabahayan na yan, in-edit ako dito na picture ito. Pulbus yan hanggang doon, so nagkaroon na nga ng demolition doon sa likod, B. Francisco, no? At yung nakita niyong video, ayun po yun. So ito na lang yung natitira dito sa harap na hindi pa nadidemolish. So malapit-lapit na rin to, no? Barangay Development Center sa harapan. So, hindi natin alam kung matatanggal pa tong Barangay Development Center na yan. So, hindi naman siguro. So, diretso tayo doon, mga kasikap. Update dito sa harapang mga column. Dito sa Section 2A. So, hindi pa nisasagad yung mga scaffolding dito sa kaliwa. At hindi pa na poly-finish yung mga rebar ng column dito sa kaliwa, no? Kagaya dito sa kanan, ipapantay. So, diretso tayo.
At ito naman sa gitna, mayroon ng rebar sila sa pangalawang deck ng coping beam. At ito yung pangatlo dito sa likod, may forma na yung mga kolom kabila, tapos tinatanggalan nila ng mga forma yung coping beam naman dito sa baba. Mga temporary steel casing dito naka-standby. At yung mga ano, mga drilling bucket, ito yung blade ng bore filing machine. Ito yung ginagamit nila para makabukay sa lupa. Dami dito, no? At ito naman yung karagdagang dalawang tier na gagawin dito sa kanan. Nagbukay palalo, no? Ayan. Ito yung nakalang temporary steel casing na ibabaon dyan para sa pundasyon. Nag-pouring ata sila dyan. Andyan yung mga mixer truck nila. Ito yung barracks ng Dumduma Construction and Trading Corporation. Sila po yung contractor na gumagawa dito sa Section 2A ng Skyway Stage 3. At nandito na tayo sa Padre Jacinto Zamora Bridge. Ito yung mga kababayan natin na nagjajaging araw-araw baga tapon dito sa tulay. Ito po nagtatapos tong video na to. Marami pong salamat sa panonood at suporta ang ginagawa nyo po sa aking YouTube channel. Bago nyo po sanalisan itong video na to, please like, at sa mga kasikat natin na willing po sumuporta, please subscribe. Maraming salamat inyong lahat. God bless po.